Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagsabog ni Uncle Bob at ang update kay Magsayo. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kanina nga po ay pagkatapos ng press conference para sa bakbakang Tyson Fury vs Deontay Wilder na gaganapin ngayong linggo, ay nagbigay ng oras si Bob Arum sa mga media upang mabigyan ito ng mga pagkakataon na makausap siya. At bagamat okay naman sana ang kanyang pakikipagkwentuhan sa mga ito, ay bigla na lang itong sumabog matapos magsalita ng isang reporter sa tabi ng top rank promoter na kung sana lang daw ay binigay na lang ni Arum sa kanyang bata na si Teofimo Lopez ang hinihingi nitong milyong-milyong halaga para sa laban nito kay George Cambosos, ay edi sana hindi na ito umabot pa sa first bid at sana ay wala na ngayong naging problema ang kanyang alaga sa promotional company ng Thriller. Shut up, you little... Yeah? Yeah. Go ahead. Come on, get him out of here. Okay, get him out of here. Yeah, move him out of here, Darren. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay tuluyan na pong binitawan ng Thriller ang laban ng Lopez vs Cambosos na dapat sila ang mag-i-stage ng event dahil sila ang nanalo sa first bid na ginawa noong Pebrero. Sumuko na din ang organization ng International Boxing Federation o IBF sa Thriller dahil sa kakapospon ng nasabing laban ng mahigit limang beses sa dahilan na malulugi di umano ang Thriller kasi mukhang hindi nila mababawi ang mahigit $10 million na inilabas nila para sa Lopez vs Cambosos. Kaya naman ngayon ay nauuwi na sa demandahan ang Thriller at ang IBF. Habang ang kampo naman ni Teofimo Lopez at Cambosos ay gusto ding magsampa ng kaso laban sa Thriller sa dahilan na nasayang umano ang buong taon nila nang dahil sa pagpapaliban ng Thriller. Bukod dyan ay gusto din nilang makuha ang ginarantiyang bayad sa kanila ng Thriller na $6 million na dapat ay paghahatian nilang dalawa. Ganun pa man ay makikita pa din natin sa sitwasyon na ito yung pagiging veterano at talino ni Bob Arum pagdating sa negosyo ng boxing. Sa first bid po kasi na naganap noong buwan ng Pebrero, ay nagbid lamang si Uncle Bob ng $2 million upang siya ang gumawa ng laban ni Lopez at Cambosos. Nagalit si Lopez kay Arum sa panahon na yon dahil masyado umanong maliit ang paghahatian nila ni Cambosos. Subalit sinagot naman ito ni Arum na hindi siya maglalabas ng napakalaking salapi sa mga fighters na alam niyang hindi mababawi. Babayaran niya umano ng tama ang mga fighters, pero yung makatotohanan na deserve talaga nila. Sadyang ito daw kasing mga fighters ngayon ay masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila na akala nila ay ang lalaki na ng mga halaga nila. At ngayon nga po ay lumabas na tama din si Arum kasi hindi magkakanda leche-leche ang Thriller ngayon kung mababalik sa kanila yung pera na inilabas nila para kay Teofimo Lopez. Subalit dahil nakikita nilang malulugi sila ng husto, kaya bumitaw na lang ito at ngayon ay problemado sila ng husto. Sa kabilang banda naman mga idol ay madami nga po ang bumilib sa latest upload ng ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo sa kanyang official Facebook page kanina lamang. Ipinamalas ni Magsayo sa video ang kanyang napakabilis na kamao kung saan mahigit 40 punch combinations ang kanyang pinakawalan sa loob lamang ng 10 segundo. Inaasahan na parte na ito ng kanyang pag-e-ensayo para sa kanyang nalalapit na world title fight kontra sa WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. Bisitahin po ang official YouTube channel ni Magsayo para mas lalo kayong updated sa kanya. Nasa description po ang link ng kanyang channel. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga